commitment prayer message, I'd like to invite you first to pray with me. Father in heaven, Lord, I thank you for this time once more that I'm standing in front of your people about to share your word. Father, gusto po naming tapusin ang sabat na inyo sa inyong salita. Kaya nga po, Panginoon, nang may mapagkumbabang kalooban at puso, kami po'y muling lumalapit sa inyo. Turuan muli ninyo kami, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. I'd like to begin with this picture on the screen. Bago po ang pandemic, I was able to go to Israel. At ang picture na ito, I took this picture. Makikita mo ito bago ka pumasok sa Capernaum. Capernaum is one of the tourist places na binisita namin noong Studyland Tour. Ito po ay isang statue. It's a bronze statue lying. And so I asked our tour guide, what is this supposed to mean? Ano ibig sabihin ito? And then, sabi niya, actually, there's a clue. Actually, sabi niya, pag nag-zoom ka, if you zoom in, yung paa, there's a clue in there. At, anong nakikita niyo mga kapatid? Yes. Mga kapatid, ang picture na yan, ang statue na yan, illustrates what was it like when Jesus was here on earth. Wala siyang tirahan. Do you remember what he said? Foxes, they have holes. The birds, they have nests. But the Son of Man, he doesn't even have a place to lay down his head. Ang ibig sabihin, ang nakikita natin, maybe it's not really the exact representation of Jesus, but at least it gives us an idea kung anong klaseng Diyos ang sinasamba natin. Mapagkumbabang Diyos. Amen? Yes, mga kapatid. Alam niyo ba si Jesus? He was and he became. Ano ibig ko sabihin ito? Ano ang original na being ni Jesus? What is the original being of Jesus? He is divine, God. Tama? What is that being a little lower than God? Ano yung being mas mababa kumpara sa Diyos? Angels. Naging anghel ba si Jesus? Really? Yes, you read the writings of Ellen White, Desire of Ages. Jesus became an angel. His name is Michael, the war name of Jesus. He became an angel, chief of the angel. What is that being a little lower than angel? Naging tao ba si Jesus, like you and me? Yes. Anong pangalan niya? Jesus. So notice here, ang movement ni Jesus. Diyos, naging anghel, naging tao, at ano yung pinakamababang posisyon na kanyang kinasadlakan? What is the lowest position that he took? Slave? Ah, naging hayop? No. Well, actually, ang representation ng lamb is Jesus din naman. Pero kung papansin ninyo, ang pinakamababang posisyon na kanyang kinasadlakan is actually death, kamatayan. God is not supposed to die. But why did he die? He gave his life so that you and me will have life eternal. So notice here, ang movement ng puso ni Jesus, Diyos, naging anghel, naging tao, at namatay sa krus ng Kalbaryo, teaching us that his heart is descending, the spirit of humility, magpakumbaba, mga kapatid. On contrary, dito kay Satanas, kay Lucifer, ano nga sinasabi ng Bible tungkol sa description ni Lucifer? Sabi doon, sister, because of your beauty, your heart becomes proud. Ano pang sabi ni Lucifer? I will ascend to heaven. I will be like God. I will set my throne in the sky. Napansin niyo ang movement ng puso ni Satanas, ni Lucifer? Pa? Ascending, pataas. Pride. So nakita niyo dito ang contrasting elements ng puso ng Diyos at puso ni Lucifer? It's a good question. Pag pumunta ako sa church, what kind of spirit do I have in my heart? Do I have the spirit of Jesus, which is humble? Or do I have the spirit of Satan, Lucifer, which is proud? Mga kapatid, tingin ko bilang Adventista, dapat tayo yung pinaka-meek, pinaka-humble na grupo ng anak ng Diyos. Amen? Hindi dapat tayo makilala na, ay, mga Adventista, sila yung hindi kumakain ng baboy, sila yung nangangili ng araw ng Sabat. But beyond that, I hope we will be known in our community that we are the most humble representation of Jesus here on earth. Amen? So, mga kapatid, first passage this evening is Romans 15 verse 4. Let's read. Ready? Go. We might have hope.
sinasabi ito ni Pablo. Everything that was written in the past, it was written thousands of years ago. It was written to what? To entertain us? No! It was written to teach us. Ibig sabihin, if you want to learn, your children to learn, let them read the Bible. Not only that, it will give us what? It will give us hope. And if you notice, mga kapatid, I like doing this restructuring ng passage. I love doing this. Biblical studies, may mga ideas, may mga elements na ganyan. For example, ang color red, pansin ninyo, for everything that was written in the past was written to teach us past. It talks about past. So that through the endurance taught in the scripture and the encouragement they provide, present, we might have hope. Yes! Nakita nyo ang tinuturo ni Pablo? Ang Biblia, mga kapatid, hindi lang yan mahalaga today. Mahalaga yan kahapon, mahalaga yan today, mas mahalaga yan bukas sa buhay mo. Amen? Yes! Chapter 15, verse 4. It covers the whole aspect of your life, past, present, and future. That's how beautiful the Word of God is. However, this afternoon, what I really want to share to you na gusto kong iwan sa bawat isa sa atin ay parable. Ang parabolang ito ay parable of the wise builder. Makita mo ito sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27. Napakaikling kwento, mga kapatid, pero hitik at pregnant in meaning and message. Let me ask you, saan kinuha ni Jesus ang mga parables na ito? Bakit palagi si Jesus? Kanina sa Sabbath school natin, ay sinabi ni Pastor Robert na bakit nga parable ang ginagamit ni Jesus sa pagtuturo? Para madaling maunawaan at maalala. Kasi if you notice, ang mga element na ginagamit sa parables ay mga element na everyday nakakasalamuha, nakikita ng tao. Ibig sabihin, kung ang tao narinig niya ang parable ni Jesus at makakita siya na, may sand, may wheat, or ano pa bang mga parables na ginagamit, may lamp, maalala nila ang kwento ni Jesus at ang mga leksyon nito kasi associated palagi sa buhay nila ang mga elements na ginagamit ni Jesus sa parable. Here's the story. Everyone, sabi ni Jesus, then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it. In the Bible, mga kapatid, how or what defines a wise man? How can you consider a person is wise, biblically speaking? Kung may PhD siya, pastor. Kung nakapag-aral siya, kung nakapasa siya ng board exam. Ganun ba ang matalino sa Biblia? No, mga kapatid. Ang sabi sa Bible, ang wise man is everyone who hears and do it. Kahit pala wala kang pinag-aralan, kung sinusunod mo ang utos ng Panginoon, you are considered by heaven as a wise man. Amen? Yes. However, what defines a foolish man? Paano mamasabi na balimbing or mangmang ang isang tao? At siguro kung taong grasa, kung wala siyang pinag-aralan, ganun ba yon? No! In the Bible, ang foolish man is everyone who hears the word of God and does not do it. Ibig sabihin, kahit may PhD ka, kung hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon, you are a foolish to the eyes of God. Correct? Yes, that is how the Bible defines a wise man and a foolish man. So, anong difference niya, mga kapatid? Kung papansinin natin, ang difference niya actually is sa action. Kasi both naman sa kanila ay nakarinig ng salita ng Panginoon. Pero ang pinagkaiba, hindi sinabuhay ng isang taong ito ang salita ng Panginoon. So, the question is, which group do you belong? Are you wise or are you foolish builder? If you notice this diagram, where is your foundation built? Whoever hears and does is a wise man. Ang wise man, sabi ni Jesus sa parable niya, he built his house on the rock. However, on the other side, everyone, whoever hears and does not do is a foolish man. At ang foolish man, saan niya daw nilagay ang kanyang, tinayo ang kanyang bahay? Sa sand. Mga kapatid,
Are you aware that rock are the same element? Pareho lang yan sila. Ang sand, rock din yan. Kaso lang, ano ang difference? Loose. Maliit yung sand. Pero kung titingnan mo, actually, pareho sila ng element ng rock. Ang rock is one solid boulder or stone. So, here, it gives us an idea na ang wise man, he built his house on the rock. And then, rain fell, floods came, wind blew, and beat on the house. What happened to the house? Yes, it's still standing on. It did not fall. However, to the house of the foolish, the house is on the sand. The rain fell, floods came, wind blew, and beat on the house. And what happened to the house? Mga kapatid, it fell. At hindi lamang yun, basahin nyo ang kwento. It greatly, mas malakas nga ang pagbagsak niya. Kung mapapansin nyo mga kapatid, yan ay representation ng storms of life. Mga challenges, mga problema. Hindi ibig sabihin dahil nampalataya tayo sa Panginoon ay hayahay na at bed of roses ng buhay natin. Katulad nga ng mga taong hindi sumusunod sa Panginoon, tayo din naman nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Pero what makes us stand strong? Dahil ang ating pundasyon, ang ating buhay, ay nakabaon at nakatayo sa na si Kristo. Sabi ni David, Psalm chapter 18, verse 2, I love you, Lord. The Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Notice here, mga kapatid, ang repetition na my. The Lord is my strength. Hindi niya sinasabi na, the Lord is the strength or the rock. Ang sinasabi niya, my rock, my strength, my refuge. Ano ibig sabihin nito? Malapit siya sa Diyos. May relasyon siya sa Diyos. Hindi niya sinabi na, the Lord, He is the rock. He is the shield. No. It gives us an idea that David is close to his God. Sabi niya, I love you, Lord, my strength. The Lord is my rock, ang aking bato. My deliverer, my fortress. The Lord is my rock in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. And Jesus said, everyone who hears these words of mine and puts them in practice is like a wise man who built his house on the rock. So, lahat tayo mga kapatid, kung narinig natin ang salita ng Panginoon at ating isinabuhay nito, we are what? We are a wise man to the eyes of God. So, what is the call? Ano ang panyaya sa ating ngayong hapong ito? Na ang ating buhay mga kapatid ay ibaon, itayo natin ang buhay natin sa tunay na bato na pundasyon, which is the Word of God, the Bible. Jesus said, or Paul said, as my last passage, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you all. That is what I want to share to you this afternoon, mga kapatid. Ang kahalagahan ng salita ng Panginoon. Na sana sa buong araw na ito ng Sabat na ating pinaglaan to spend together, I hope it has encouraged us to read our Bible and to be strong in our faith. At nawa mga kapatid, tunay na ang buhay ng bawat isa sa atin ay nakatayo sa tunay na bato, which is the Word of God, and even Jesus said that He is the rock of our salvation. May the good Lord bless us and keep us everyone. Thank you for this opportunity. I'd like to say thank you, Pastor, for this opportunity, me standing here. I really praise the Lord. Inasmuch that this has been a blessing to you, it has been also a great blessing to me personally. I hope someday I will be able to come back and share continually the message of salvation to each and every one of us. Thank you. God bless everyone. Shalom, shalom.